Tiyempo sa opisyal na pagpasok ng tag-ulan, sinimulan na ang paglilinis sa Hagonoy Creek sa Taguig. Kung hindi matatanggal ang tone-toneladang basura sa Sapa, 15 barangay ang nanganganib sa baha. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Gamit ang crane at floating excavator, hinakot ng MMDA ang mga basura at putik na nakatambak sa Hagonoy Creek sa Taguig. Katuwang ng MMDA ang ilang tauhan ng city government sa paglilinis. Napakasukal at tinubuan na nga ng mga damo itong creek sa dami ng mga basura. Galing yan sa 9 na barangay at naiipon dito. Sabi ni MMDA, posibleng abutin ng 1 linggo ang cleanup dito sa creek. Nasa 600 tonelada ng basura o katumbas na 50 garbage trucks ay inaasahang mahahakot dito. May plastic, kahoy at styro na sabi ng ilang residente patagong itinatapon ng iba sa creek. Minsan dyan po pumupwesto, sabay tatapon na lang po ng ganun, pasimple, titingin-tingin sa paligid. Kapag hindi nalinis, malaki ang tsansa na bumaha. Ang mga basurang yan kasi bumabara sa mga pumping station na siyang humihigop ng tubig na napupunta naman sa Laguna Lake. Kapag naman umapaw Hagonoy Creek, 15 barangay silungsod ang maapektuhan. Problemang pinangangambahan lalo't tagpulan na. Gustuhin man daw na MMDA na lagi magsagawa ng malakihang clean-up gaya nito. Limitado naman sila sa gamit at tauhan. Imagine niyo kung 71 pumping stations yan, sa 1 week ang isa. Hindi po namin kayang linisin buong taon. So, na every day or every month. Bilang hakbang, pinagmumulta na nga raw ng LGU na 500 hanggang 2,000 piso ang mga pasaway na mahuhuling magtatapon ng basura sa ditamang lugar. Community service naman sa mga di makakapagbayad. Pero sadyang pahirapan daw ang pagkapatupad dito. Sa haba po ng waterway na ito and sa kakulangan din ho sa ating personnel, eh talaga hong may challenge tayo dyan. Kaya kung may long-term solution daw sa problema sa basura, yung pagbabago ng mindset ng tao, kailangan po talaga maging responsibilidad ng bawat isa. Ngayon parang nawala ng pakialam eh, di ba? Yung komo may kumukolekta ng basura, yung komo merong naglilinis ng basura, ang hiling lang natin pakikiisa ng lahat. Patuloy din ang paglilinis ng MMDA sa iba pang waterways o daluyan ng tubig sa Metro Manila. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.